Panginoong Diyos, hindi niyo po kami bibigyan sa araw na ito. Kami po'y dumako sa lugar na ito with full of expectancy in our hearts, O God. And Father God, you will meet all our needs. You will save us, O Lord. You will heal our sicknesses and diseases, O God. You will perform miracle, Panginoon, sa aming mga buhay. May mga sorpresa ka pa ho sa aming ibibigay, higit pa sa aming inaasahan, kasama na rin ang aming mga mahal sa buhay. At sa oras pong ito, dagay ng Ama, ibibigay niyo po sa amin ang inyong katalinuhan. Upang sa ganon, O Diyos, maintindihan namin ng lubusan ang iyong mahalagang bagay na tuturo sa amin sa araw na ito. Huwag ko namin itong makalimutan. Let it be penetrated, O God, in the deepest part of our hearts. At dalangin po namin, Ama, ito rin po ay maibahagi namin sa mga tao na wala pa ho sa katotohanan. Salamat po, Diyos, na marami. Ngayon pa lamang po ninyo na po ang lahat ng karangalan at kadakilaan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo at ang bawal sa'yo magsabi na amen. Palakpakan po natin ang palakas ng ating Panginoong sa buhay. Tayo po'y makakaupo na. Glory to God. Amen. At abang tayong lahat ay nakaupo, ay basahin natin yung ating text. Napakaganda ng ating text, mga minaman. Sobrang ganda. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin uli ng malakas si Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Basahin natin yung ating text. No? Simulan natin sa ating text sa Deuteronomy 18:9-13. Deuteronomy 18:9-13. When you enter the land the Lord your God is giving you, learn not to imitate the detestable ways of the nations there. Ito ang bilin ng Diyos sa mga Israelita. No? Huwag niyong kukopyahin ang mga gawa ng iba't ibang mga bansa. Yan ang din ang sinasabi sa atin ng Diyos, mga Kristiyano. Huwag natin kukopyahin ang paniniwala ng kung sino-sino. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Pakisabi, or who? Parang tao, or who? Bakit pag nanliligaw ka, yung boses mo, dinig na dinig. Pag sumasagot ka sa nanliligaw sa'yo, dinig na dinig yung boses mo. Pero pag sa Panginoon, di marinig boses mo. Or who? Consoles the dead. Yun. Anyone who does these things is detestable to the Lord because of the same detestable practices. The Lord your God will drive out those nations before you. You must be blameless before the Lord your God. No? Ang sabi nga noon ay huwag ninyong ihahandog ang inyong mga anak. At huwag kayong magpa-practice ng mga pangkukulam. No? Yung mga sorcery, divination, yan, interprets omens, kasama na dyan yung mga yung mga Taurus, mga ganyan, ano man tawag doon? Cancer? Soja. Yan, huwag daw ho yan, no? At ang sabi nga noon ay huwag din kukonsulta sa mga patay. Pakisabi sa katabi mo, huwag kukonsulta sa mga patay. O huwag makikipag-usap sa mga patay. O huwag mananalangin sa mga patay. Nakikinig pa ho ba tayo? At sa oras na ito, ang pag-aaral natin ay pinamagatang Where are the dead? Nasaan ang mga patay? Itao pa ho ba rito? Where are the dead? Napakalaki kitang-kita ninyo. Amen? Sobrang laki kitang-kita ninyo. Where are the dead? Nasaan ang mga patay? Pakisabi, nasaan ang mga patay? Yan. At alam natin, mga minamahal, na merong iba't ibang paniniwala, ano po,
patungkol sa mga patay. Ngunit, ang Biblia ang siyang final authority na tanging nagtuturo ano po, ng tanging katotohanan patungkol sa mga patay. There are different beliefs about the dead, but the Bible is the final authority and teaches only the truth about the dead. Samahin kita natin sa number one. Ano bang sabi ganoon sa number one? Ang sabi ganoon sa number one, there is a time to be born and a time to die. Merong panahon ng pagsilang at merong panahon ng kamatayan. Sino rito yung isinila? Sino yung pinanganak? Taas ang kamay. Yan, mamamatay ka rin. Yes, pagkatapos mong isilang, darating ang panahon ng iyong kamatayan. Una-una lang yan eh. Sabi nga, eh, sila daw, sila ngayon, bukas tayo naman. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Talaga naman eh. There is a time to be born and a time to die. Mangangaral 3:1 at 2, basahin natin. Mangangaral 3:1 at 2. No. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. Merong panahon sa lahat ng bagay. Anong sabi sa verse 2? A time to be born and a time to die. May panahon sa lahat ng bagay. May panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Pwede gumamit ng cellphone ha, habang kayo po ay nagtitake note. Pero sa cellphone, huwag kayong maglalaro ha. Nakatingin sa inyo si Lord, kukurutin yung mga ano ninyo, kilikili ninyo, alam ni Lord yun. Yeah. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. A time to be born, a time to die. Ang sabi sa mga ngaral 3:1 at 2, may panahon sa lahat ng bagay. Verse 2 niya na hindi ang verse 3, verse 1 niya. Na ito yung verse 2. May panahon sa lahat ng bagay, may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. Taas ang kamay ng ipinanganak. Kailan ka pinanganak? At kailan ka mamamatay? Alam mo ang iyong pagsilang pero hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pero alam natin ang katotohanan, mamamatay din tayo. Amen? Pwede tayong hindi mamatay kapag tayo ay inabutan ng rapture o yung tinatawag na second coming of Christ. Pero pag hindi tayo inabutan ng rapture of the church, the second part of the second coming of Christ, lahat tayo ay mamamatay. Amen. Maliwanag po ba? Sapagkat ang sabi ng Biblia, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Amen. Number two. Tingnan natin yung number two. Ang sabi ganoon sa number two, judgment comes right after death. No? Ang paghuhukom ng Diyos ay dumarating kaagad. Ang paghuhukom ng Diyos ay dumarating kaagad pagkatapos ng ating kamatayan. Nakikinig po ba tayo? Ibilisan po natin ha. Ang paghuhukom ng Diyos ay dumarating pagkatapos ng ating kamatayan. Nakunawaan ninyo ako? Tingin po kayo sa akin. Pag ako ay namatay mamaya, huhukuman kaagad ako ng Diyos. Nakunawaan ninyo? Pag ikaw ay namatay mamaya, huhukuman ka kaagad ng Diyos. Hebrews 9:27. Basahin natin yung Hebrews 9:27. Ayan, ito. Just as people are destined to die once and after that to face judgment. Just as people are destined to die once and after that to face judgment. Kung paano ang tao ay nakatakdang mamatay pagkatapos nito ay pag-uhukom. Naunawaan ninyo? Naunawaan ninyo ako? Ulitin ko ulit. Tayong lahat ay nakatakdang mamatay. Just as people are destined to die. Pag sinabing destined to die, lahat tayo ay mamamatay. Pagkatapos nating mamatay, ang mangyayari ay tayo ay aharap kaagad sa pag-uhukom. Maliwanag po ba mga minamahal? Okay. Pag ako ay namatay mamaya, ako kaagad ay haharap sa hukuman ng Diyos. Pag ikaw ay mamatay mamaya,
ikaw kaagad ay haharap sa hukuman ng Diyos. Naunawaan natin. So under that number 2, ay makikita natin sa letter A yung mga maling paniniwala patungkol sa pista ng patay. Pakisabi, maling paniniwala sa mga pista ng patay. Ano-ano ba yung mga ginagawa pag pista ng patay? May mga Halloween party, tama? May mga nangangaluluwa. Sa Metro Manila, hindi gaano yan, pero sa mga provinces ay merong mga nangangaluluwa. Amen. May mga nagpupunta sa sementeryo, may mga nagpapadasal para sa kanilang mga mahal sa buhay, may nagtitirik ng kandila, tama? At yung iba, hindi lamang po sa sementeryo nagtitirik ng kandila, tama? Maging doon sa harapan ng mga bahay, may nagtitirik ng kandila. Tama po ba? May kausap pa ako rito? Yan. At kung ilan yung patay, ganong karami ng kandila ang ititirik. No? Kapag medyo mapera ang namatayan, ay mga special na kandila, scented candles ang ilalagay. Tama? Pero pag mga may hirap, esperma lang. Okay na yun. Kapag mga mayayaman, merong special na misa. Tama? Pero pag may hirap, regular na misa. Tama po ba? Ako ba yung may kausap dito? Yeah. Tama po ba o mali? Tama. At di ba, naghahanda para sa mga patay, tama? Kapag medyo mayaman, ang mga handa, mga burkon, mga bulalo, masarap ang inihanda para sa mga patay, tama? Pero kapag mahihirap, ano ang mga hinahanda? Mga biko, mga bilo-bilo, mga leche plant, tama po ba? Tama. Amen. Naunawaan po ba natin? So ako po ay talagang natutuwa dahil may kausap ako rito at talagang naiintindihan ninyo ang lahat ng ating pinag-uusapan. So sa magsalita po, pagdating ng All Souls Day, pista ng patay, may mga Halloween party, may mga trick and treat, mga ganyan party, may mga nangangaluluwa, pero ito ay madalang sa Metro Manila, pero sa mga provinces, ito ay nangyayari pa rin until now. May mga nagpapadasal para sa mga patay, may mga nagpupunta ng sementeryo, may nagtitirik ng kandila, may naglalagay ng mga bulaklak. Pag mga mayayaman, siyempre mamahal yung bulaklak ang nilalagay. Yung mga mahihirap, bulaklak ng kangkong, pwede na. Pwede na yun. May bulaklak pa yung kangkong. Ganon. Tapos, yung iba ay pinapadasal ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman ay pinapakain nila. So, ito po ang mga beliefs ng mga tao during All Souls Day. Maliwanag po ba? Basahin natin sa aklat ng Deuteronomio, verse 18:9-13. Muli, no, yung ating text, no? No, basahin natin muli yung ating text para maunawaan natin. No, when you enter the land, the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens and changes in witchcraft, or casts spells, or who is medium or spiritist, or who consults the dead. Huwag na huwag kayong kukonsulta sa mga patay. No? Sabi ka noon ng isang babae, sinabihan ako nung namatay na mahal ko sa buhay, sumapi sa akin. At ang sabi ng mahal ko sa buhay na namatay, mabintisyonan daw siya. Sabi ka noon, nakikinig po ba tayo? No? Inuulit ko po mga pinamahal, yung Hebrews 9:27, itinakda sa tao na minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhuko. Nakikinig po ba tayo? Mga minamahal, ang mga patay po ay hindi bumabalik. At ang mga patay po ay hindi nakakausap. Tandaan mo yan. Amen po ba? Ano ang sabi ng Biblia? Huwag kang makikipag-usap sa mga patay. Or who consults the dead? Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. No? Kinakausap yung mga patay. No? Tulungan mo ako sa aking pag-aaral, gabayan mo ako. Eh, patay na yun eh. No? Huwag daw kukonsulta sa mga patay. O huwag makikipag-usap sa mga patay.
Gumagamit sa ng pakikipag-usap sa mga patay ay kinakailangan mo ng mga espiritista, tama? Yeah, minsan di ba may mga larong Spirit of the Glass, mga ganyan. No? Ngayon, basahin natin sa aklat ng unang Samuel 28:7 hanggang 20. Basahin natin. Unang Samuel 28:7 hanggang 20. Tingnan natin na, Saul then said to his attendants, find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her. There is one in Endor, they said. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and at night he and two men went to the women, to the woman. Consult a spirit for me, he said, and bring up for me the one I name. But the woman said to him, surely you know what Saul has done. He has cut off the medium and spiritists from the land. Why have you set a trap for my life to bring about my death? Ito pong si Saul ay hari na ng oras na yon nakikita niya na natatalo na sila sa pakikipaglaban. So ang ginawa niya, nagpapahanap siya ng medium or spiritista. Ano po, albularyo, nagpapahanap siya. Pero anong sabi ganoon ng espiritista o ng albularyo iyon, alam mo na si Saul ang hari ay ang mga espiritista, ang mga albularyo ay pinatahimik na sa lupain. Bakit po inilalagay sa panganib ang aking buhay? Ituloy natin ang pagbasa. Yan. Saul swore to her by the Lord, as surely as the Lord lives, you will not be punished for this. Then the woman asked, whom shall I bring up for you? Bring up Samuel, he said. When the woman saw Samuel, she cried out to the top of her voice and said to Saul, why have you deceived me, you are Saul? The king said to her, don't be afraid, what do you see? The woman said, I see a spirit coming out of the ground. What does he look like? He asked. An old man wearing a robe is coming up, she said. Then Saul knew it was Samuel, and he bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Ituloy natin ang pagbasa. Samuel said to Saul, why have you disturbed me by bringing me up? I am in great distress, Saul said. The Philistines are fighting against me, and God has turned away from me. He no longer answers me, either by prophets or by dreams. So I have called you on to tell me what to do. Samuel said, why do you console me now that the Lord has turned away from you and become your enemy? And what he predicted through me. The Lord has torn the kingdom out of your hands and given it to one of your neighbors, to David. Tuloy natin ang pagbasa. Because he did not obey the Lord or carry out his fierce wrath against the Amalekites, the Lord has done this to you today. The Lord will hand over both Israel and you to the Philistines, and tomorrow you and your sons will be with me. The Lord will also hand over the army of Israel to the Philistines. Immediately, Saul fell full length on the ground, filled with fear because of Samuel's word. His strength was gone, for he had eaten nothing all that day and night. Si Saul ay nang oras sa iyo, nagugulumihan na siya. Sapagkat nakikita niya ay hindi na sumasagot ang Diyos at nakikita niya na natatalo na sila. So siya po ay kumonsulta sa isang medium at gusto niyang makausap si Samuel na patay na. Ano po? At nang oras na iyon, nakausap naman talaga niya si Samuel. No, ayon sa ating nabasa, at siya ay nireview ni Samuel. Nakikinig ko ba tayo? Dito po ang tingin sa harapan ng matapos na ho tayo. Kasi tatagal lang ho tayo eh. So mga minamahal, sinasabi ho ng Biblia na huwag kang makikipag-usap sa patay. Tama? Huwag kang kukonsulta sa mga medium at saka sa mga espiritista. Naunawaan po natin. Ngayon ang tanong na ito, bakit si Saul ay kumonsulta sa medium at tinais niyang makipag-usap kay Samuel?
No, in the first place, nakita natin, bawal ito. Pakisabi, bawal. Bawal makipag-usap sa patay. No, bawal kumonsulta sa mga medium o espiritista, sa mga albularyo, sa mga mangkukulang, bawal. Kaya kung kayo po ay nagpapatawas, bawal yun. Kumukonsult sa mga albularyo, bawal yun. Mga espiritista, bawal yun. Pakisabi, bawal. Sino ang may sabi? Diyos. Maraming paniniwala, pero ang pinakahuling authority ay ang sinasabi ng Biblia. Naunawaan ninyo ako. Okay. Di ba ang mga tao may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang paniniwala? Ngunit hindi ang ating opinion at ang ating paniniwala ang final. Kung hindi ang final ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Nakikinig po ba tayo? Kagaya ng Constitution. Bakit may Constitution sa ating bansa? Sapagkat iyon ang siyang pinakabasehan natin. Ano ang dapat nating sundin? Yun ang Constitution. No, ganun po iyon. So ano ang pinaka-constitution natin regarding sa ating paniniwala sa Diyos? Itong banal na kasulatan. So ang sabi ng Biblia, huwag ka makikipag-usap o kukonsulta sa mga batay. Huwag ka makikipagkita sa mga espiritista at sa mga albularyo o mga mandatawas o mga mangkukulang. So yung ginawa ni Saul, bawal yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Merong dalawang school of thought na pwedeng sumagot sa ginawa ni Saul. Talaga bang si Samuel nga ang kanyang nakausap? Malamang si Samuel talaga. Nakikinig pa ho ba tayo? Na pinahintulot lang ng Diyos para siya ay i-review. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba? O maaaring hindi rin naman talaga si Samuel yun. Naunawaan natin. No? Iyon ay isang familiar spirit. Pakisabi, familiar spirit. Ano ang ibig sabihin ng familiar spirit? Ito yun. No? Ang ibig sabihin ng familiar spirit, meron kang mahal sa buhay o kaibigan na namatay. Ang gagawin ng masamang espirito, si Satan, at ang kanyang mga demonyo, kukopyahin ang iyong mahal sa buhay o ang iyong kaibigan. Kukopyahin. Ang tawag dito ay familiar spirit. Kukopyahin ang kanyang height, kukopyahin ang kanyang pabango, kukopyahin ang lahat, pati penmanship kukopyahin. So maniniwala ka na ito nga ang iyong kaibigan o ito nga ang iyong mahal sa buhay sapagkat kopyang-kopya, gayang-gaya. Naunawaan ninyo ako? Ano ang tawag dito? Familiar spirit. Dalawang school of thought yan. Marahil pinahintulutan lang ito ng Diyos upang i-review si Saul. Ngunit, marahil itinatawag nating familiar spirit. Ito yung marami na gumagala ngayon. Wala hong multo, wala pong aswang. Na ang ibig sabihin, yung mahal mo sa buhay na namatay na bumalik, walang ganon. Kung merong multo, merong aswang, hindi iyon ang iyong mahal sa buhay na bumalik, iyon ang mga masasamang espirito. Naunawaan ninyo ako? Naunawaan ninyo ako? Babalikan ko uli yung ating text kanina. Ano po? Ang sabi po ng Biblia, Deuteronomy 18, verse 9 hanggang 13, huwag kang kukonsulta sa mga patay. Huwag kang makikipag-usap sa mga patay. Sabi ka noon, di po ba? No? Huwag kang makikipagkita sa mga mandatawas at mga albularyo, bawal yun sa Diyos. At ang sabi ng Biblia sa verse 13, maging walang dungis ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At ang sabi po ng banal na kasulatan sa mga ngaral, 3:1 at 2, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. At ang sabi ng Hebreo 9:27, itinakda sa tao na minsan nang mamatay pagkatapos ay ang pag-uhukom. Naunawaan po natin, marami pong paniniwala sa mundong ibabaw na ito, pero hindi yung ating paniniwala kung hindi ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Naunawaan po natin. So ngayon, dito pong ating pinag-aralan na ito nga pong si Samuel ay kumonsulta o si Saul ay kumonsulta sa medium at gusto niyang makausap si Saul,
or I mean si Saul ay kumonsulta sa video but gusto niya makausap si Samuel, marahil ay pinahintulutan lang ng Diyos just to rebuke him. Ang tawag po roon ay school of thought. Amen po ba? At marahil ito po ay isang familiar spirit na kung saan ang ating mga mahal sa buhay ay kinokopya ni Satanas at ng kanyang mga demonyo at nagaan yung ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Sino rito hindi po ito laro, hindi po ito biro-biroan. Sino po rito yung nakaranas po na ang inyong mahal sa buhay na namatay na ay nagpakita sa inyo? Sino po? Wala po ba? Huwag ho kayong mahiya. Hindi ko ho kayo pinapatawa. Tinatanong ko po kayo. Tinatanong ko po kayo kung kayo po ay nakaranas sa inyong buhay na ang inyong mahal sa buhay ay namatay na, nagpakita sa inyo, nagparamdam sa inyo, yan, nagpaamoy sa inyo ng kanyang pabango. Meron po ba rito o wala? Wala po ba? Wala. Pero sa iba, meron ba kayong kilala na inyong mga kakilala at mga mahal sa buhay na nakaranas sila ng ganon? Meron po ba? Wala po? Wala ang tao rito. Ulitin ko po ulit ang tanong, meron ba kayong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan na nagkwento sa inyo, uy, inyong mahal ko sa buhay, yung si ganitong patay na nagparamdam sa akin, nagpakita sa akin. Meron ba kayong kakilalang ganon o wala? Meron. Okay. Tayo mismo ay naka-experience na meron tayong mga mahal sa buhay na patay na nagparamdam sa atin, nagpakita sa akin. Sa atin. Amen po. Ako mismo, marami experience niyan, no? Na yung mga mahal sa buhay ay nagparamdam, nagpakita. No? Kayo mismo may experience niyan, marahil nahihiya lang kayo o marahil hindi man kayo, ang inyong mahal sa buhay o kakilala ninyo ay nakaranas ng ganun. Tama po ba? Gusto kong sabihin sa inyo, yung nagparamdam, yung nagpakita na iyon ng mga patay na, hindi yon yung mga nangamatay na. Yun ay si Satanas o mga demonyo na ginaya lang yung mga mahal sa buhay o mga kaibigan nating patay na. Naunawaan ninyo ako. Inuulit ko sa inyo, ang patay ay hindi na po bumabalik pa. Maliwanag ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, ang patay hindi na bumabalik pa. Hindi kanya dadalawin. Hindi kanya bibisitahin. Hindi kanya kakalabitin. Hindi kanya tatakutin. Hindi kanya papatawanin. Hindi kanya kikilitiin. Dahil ang patay ay patay na. Hindi ba sa sementeryo, lalo na sa mga public cemetery, di ba maraming nakatira ron? Tama o mali? Tama. Kamakailan lang nung nagdaang libing sa north, mismong yung mga cement, yung mga katahol, doon sila nakika. Eh kung bumabalik ang patay, di kinakalabit sila. Uy, huwag mo kong hintaganan. Naunawaan po natin. So it means, ang patay ay hindi na babalik pa kahit kailan. Pag bumalik yung patay, sino yon? Si Satan o ang mga demonyo. Ano ang tawag ron? Familiar spirit. Yan. Naunawaan po natin. Kaya kung kayo'y naka-experience o ang inyong mga mahal sa buhay ay naka-experience na ang patay ay bumalik, hindi iyon ang mga patay, kundi iyon ang masasamang espiritu, si Satan at ang kanyang mga demonyo. Sino ba si Satan? Si Satan ay nilikha ng Diyos na magandang anghel. Ang pangalan niya noong unang panahon ay si Lucifer. Ang ibig sabihin ng Lucifer, tala sa umaga, bright morning star. Pero nung siya ay gustong maging Diyos, siya ay naging demonyo, ang pangalan niya ay Diablo or Satanas na. Ang kanyang nickname, si Taning. Si Taning ang kanyang nickname, ang kanyang alias. Naunawaan po natin. Yan. At pinangakuan ni Satan, yung one-third ng angel, sabi ni Satan, pag naging Diyos ako, matataas ang posisyon ninyo. Naniwala naman yung one-third ng angel. Kaya ang tawag sa kanila yung mga fallen angels, kung tawagin sila yung mga demonyo. Talaga bang meron mga white lady? Totoo. Pero hindi white lady yon, si Satan yon at masasamang espiritu yon. Totoo bang Miss Yokoy? Totoo bang Midwendi? Totoo bang mga may sirena?
Hindi sirena ang mga bakla, ha? Hindi yun. Yung mga sirena, totoo yun, pero walang creature na ganun. Walang lilika ang Diyos na ganun. Mga masasamang espiritu yon. Amen. Na nagaan yung duwende, nagaan yung tikbalang, nagaan yung sirena, nagaan yung syokoy, nagaan yung mga, ano pa ba? Ano pa bang mga inaanyo na mga masamang espiritu? Yun. Yan. Ngayon, totoo ba talaga yung mga tao na nagiging aswang? Totoo rin yun. No? Yun ay binibigyan ng power ni Satan. Totoo yun. Actually, si Emmanuel ini, merong libre-libre yan. No, siya ay isang lalaki na may kapangyarihan mula kay Satanas. Yung matatagal na sa Kingdom of Jesus Fellowship, kung maaalala ninyo, nag-anniversary tayo sa Makati. No? Inimbitahan ko yung pastor na bago siya naging pastor, pangalawa siya sa pinakamataas na mambabaran sa Pilipinas. I forgot his name. Actually, taga Katmon, Malabon siya noon eh. Na-meet ko siya sa meeting ng mga pastor. No? So, pinuntahan ko siya sa Katmon, Malabon at inimbitahan ko siya. Ano po? At narinig natin yung kwento niya. Kaya niyang lumipad papuntang Hong Kong. Yes. Meron siyang power galing kay Satan. This is a true story. Kaya kung nakakita ka ng mga supernatural na mga tao na may power, totoo yun. Sila ay binigyan ng power ni Satan. Meron bang power si Satan? Meron. Pero anong meron, anong wala siya? Pag-ibig, wala siya. Meron siyang power, pero wala siyang pag-ibig. Kaya kung talagang makakakita ka ng mga tao na may kapangyarihan, totoo yun. Binigay yun ni Satanas. Totoo yun. Meron talagang mga taong ganun. Si Emmanuel Ini, may libro yun. Siya naman ay taga ibang bansa. Meron ding libro. No? Itong inimbitahan ka natin. Naalala nyo ba kung anong pangalan doon? Yung inimbitahan natin ng pastor noon sa Makati, naalala nyo? Hindi niya na maalala. No? Hindi ko na alam kung nasaan na siya. Meron din siyang libro o meron din siyang magazine. No? Nagiginig pa ba tayo? Ikwento ko lang yung buhay nila. Sila ang mga tao, nalaman nila ang katotohanan. Ito po ang tingin lang lagi sa magandang lalaki sa harapan. Nalaman nila ang katotohanan, pero hindi nila ma-give up yung power nila. Yes. Si Emmanuel Ini, nalaman niya ang katotohanan. Maging yung inimbitahan natin, si Rodolfo Lakaw ata yun, kung ako nagkakamali. Kamali. Lakaw or Lakap. Ha? Lakaw. Yun, Rodolfo Lakaw. Mabuti na lang, andito pa si Ate Verse at napakatalas ng kanyang memorya. Palakpakan natin ang Lord sa kanyang buhay. Rodolfo Lakaw. Sila yung mga may kapangyarihan talaga na galing kay Satanas. Yung isa pang na-meet ko na merong kapangyarihan, taga-Harvard siya. Ewan ko, hanggang ngayon nasa Harvard pa rin siya. Umaten sa church natin yon. At ito ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, ang dami kong inatenan na church. Pero yung demonyo sa katawan ko, hindi nag-react. Pero nung umaten ako sa church mo, yung demonyo sa katawan ko nag-react. This is a true story. Nakausap ko siya sa Harvard. Siya yung taong pahawak mo lang sa kanya yung baso. Hindi niya pipisilin, pero yung baso biglang mawawasa. He has power coming from the devil. And I met him. Namit ko siya taga Harvard siya, malapit sa Aurora Boulevard. At ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, ang dami kong church na natinan, yung demonyo sa katawan ko, alam niya, may demonyo sa katawan, hindi nag-react. Pero nung dumating ako sa church mo, nag-react yung demonyo. Kasi sa church mo ay napakalakas ng kapangyarihan. Yung buo ang sabi niya. Napakalakas ng kapangyarihan sa church mo. Sabi niya ganoon. And this is a true story. So ito si Emmanuel Ini at si Rodolfo Lakaw, may mga kapangyarihan. Si Emmanuel Ini, ordinary siya. Baka pwede mo i-google. Kaya lang, pag mahina ang loob mo, huwag mong babasahin ang mga istorya nila. Pag mahina ang loob mo, bakit?
sapagkat bibisitahin ka ng masasamang espiritu. This is true. Tatakutin ka nila. Kung magpapatakot ka naman, matatakot ka. Pero kung hindi ka magpapatakot, hindi ka matatakot. Kung hindi ka matatakotin, i-google mo. Basahin mo, pag-aralan mo. Kung matatakotin ka, huwag. Magpalakas ka muna ng loob. This is true. This is true. Ako po, malakas ang loob ko. Natutulog ako mag-isa, wala akong katabi, patay ang ilaw, malakas ang loob ko. Dati akong duwag, pero ngayon hindi na. Pinalakas ni Kristo ang aking loob. Ang totoo lang, yung mga lugar na may sinasabing masasamang espiritu, pinupuntahan ko pa nga yan eh. Kinakausap ko yung masasamang espiritu sa mga lugar na yan. Ang sinasabi ko, kung totoo man na nandito at masama kang espiritu, umalis ka. Pinapalis kita rito, hindi ka kailangan sa lugar na ito. May tao pa ho ba rito? Yun ang sinasabi ng Lucas 10:17-20. Sa pangalan ko, palalayasin ninyo ang masasamang espiritu. Pero magalak kayo na hindi lumalayas sa mga masasamang espiritu. Magalak kayo dahil ang pangalan ninyo na nakatala sa aklat ng buhay sa kalangitan. Pag alam ni Satan ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay sa kalangitan, pwede mo silang palayasin. Itong si Emmanuel Init at si Rodolfo Lacau, kaya nila isinurrender yung power nila kasi may power sila coming from the devil eh. No? Kaya nilang lumipad, pumunta sa ibang bansa nang walang visa, walang passport. Paano nila isurrender ang kanilang power? Ang Diyos mismo ang kumausap sa kanila. Kapag hindi mo isinurrender ang power mo na coming from Satan, mamamatay ka na. Yes. So ayaw pa nilang mamatay, sinurrender nila yung mga power nila. Si Rodolfo Lacau, yung power niya nandito sa katawan niya, nakatali yun. Kaya hindi niya malapapansin kapag mga mahal na araw o mga pista ng patay, may mga pumupunta ng cemetery, may mga pumupunta ng bundok, di ba? Doon sila nagpipray at kumukuha ng power, nag-uorasyon sila ro. Nagkikinig pa ba tayo? And this is very, very true. Yung ibang may power, alam nila kay Satan galing yung power. Yung iba naman, hindi nila alam na galing kay Satan. Hindi nila alam. Pero yung iba, alam na alam talaga nila. Agay na nakausap ko sa Harvard. Ewan ko kung buhay pa siya hanggang ngayon. Yan ang bahay niya sa Harvard, Aurora Boulevard, Harvard. Harvard, ay hindi pala Harvard.